Heavy got itong next segment natin. Kasi naman, kailangang dalhin pa sa taas ng mundok lahat ng gamit in order to shoot this. Kasi diba, kapag nag-mountain climbing, madami ka ng dalang-dalang mga gamit, tent, panluto, at iba-iba pa. Pero, ang crew namin, mas matindi pa. Kasi, bit-bit pa nila ang camera at iba pang mga gamit to shoot this. Yan ang effort. Project we called Sining Dagway 07. It's an art, environment, and music festival for all the mountaineers. So we put up this project para to protect our culture, which we know that our group, we have an adapted community in Aswak, which is the Kalanguya tribe. It is in Benguet. So we're doing this for the preservation of their tribe, as well as to give them some assistance and for their needs sa kanilang mga schools. Ang main goal talaga ng group is to be aware of the present environment, the awareness in the environment, and the our music. Kasi medyo nakakalimutan na lang ng lahat sa atin about our past. Pinanggalingan natin what he started in terms of music and also the culture. Ito kasi na-invite kami nila Mel Araneta, KK. Kaibigan kasi kami, musikero rin siya, tsaka artist. Naikwento ko sa kanya dati yung tungkol yung ginawa naming Akyat Sining sa Cavite naman. Umakyating kami ng bundok, nagkatugtugan, mga nagpinta. So, dun din, siguro dun din na pattern. Kinausap niya ako tungkol doon at interesado nga sila na magkaroon ng ganitong kaganapan dito sa Gulugud Baboy. So nung inimbitahan kami, sumuporta naman kami. Nag-mobilize din kami ng mga delegates galing Cavite. So marami rin kasing musikero sa Cavite, na-engage din sa ethnic instruments. So ayun, sumuporta kami dito, tinulungan din namin sila. Lahi, isa siyang kolektibo ng mga individual na engage sa iba't ibang larangan ng sining, pero medyo naka-focus karamihan sa sound art tsaka performance art. So mga musikero tsaka mga mananayaw, isang paraan to, parang advocacy para maipakita dun sa ibang tao yung mga ganong klaseng instrumento na hindi na kadalasang o pangkaraniwang nakikita o tinutugtog. Ngayon, mas familiar kasi tayo, karamihan mas familiar sa conventional na instrumento, halimbawa electric guitar, bass, mga ganon. Yung ibang instrumento natin na nitibo o pangkatutubo, medyo hindi natin kilala, siguro nakalimutan na natin. So isang paraan to para ma educate yung ibang mga kasamahan din natin.
natin na siguro na hindi masyado na-expose sa ganong klaseng instrumento. Ako, particular yung hawak ko, yung higalong, yung parang saguan na gitara na dalawang kwerdas. Yung ibang mga kasama ko, may mga tambol, yung iba may kubing, yung bamboo joe harp, flauta, at may marami pang mga chimes, mga rattles. So, yun yung iba sa mga instrumento natin.